Stay safe, stay home, and watch our videos. Knockout Coronavirus, a public safety reminder from Bad Aratilis Boxing Channel and the Boxing Content Creators Club of the Philippines. Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Aratilis Boxing Channel. No? Pag-uusapan natin ngayon itong si Ryan Garcia. No? Kasi lately, napupunan natin habang ang lahat ng mga boxer ay tila nawala sa ano no sa ere, quarantine, walang balita, walang poknat no. Araw-araw halos makikita natin sa mga, ang natitirang boxer na merong pambalita sa YouTube, Instagram, Twitter at pati sa mga boxing site. Itong si Ryan Garcia, no? Pag-uusapan natin yan, yung mga ginagawa ni Ryan Garcia, bakit siya laging on the news, no? Okay, so bago natin pag-usapan yan, magbasa muna tayo ng mga pa-shoutout, no? Binalik lang natin to, total para sa kasiyahan naman ng mga viewers na lang tong ginagawa natin. Ang dami po nagpapa-shoutout kasi, no? Sa lahat ng mga comments ay meron pong napakarami pong nagpapa-shoutout sa channel natin. Isa lang. Ito po si Senina Artis. Shoutout sa iyo. Pabuhay ka. Okay. Bago yan, natin pag-usapan, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na walang video, purong analysis lamang ang ating pag-uusapan, no. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin, no? Si Papa Ryan Garcia. Alam nyo, kakaiba sa lahat ng boxer na tila napapahinga, pahinga lahat nung, ano, nung mga usapin tungkol sa boxing. Dahil nga alam naman natin na parang hanggang May o June ay kansilado lahat ng laban dahil dito sa COVID-19 virus na to, no? So, apektado talaga. Pero believe ka, no? Yung WWE, tinuloy nila yung kanilang WrestleMania, no? Kaya lang, sabi nga, iba pa rin yung pakiramdam na yung fans. Alam nyo naman yung WWE, ang malaking bahagi nung kanilang event ay involve yung mga fans, di ba? Nakita naman natin sila Hulk Hogan bago maglaban. Naalala nyo yung gumaganon-ganon? sila Macho Man. Kasi eto lately hindi na tayo nakakanood eh. Ang huli nating manapanood sila Macho Man Randy Savage pa eh. Medyo old school wrestlers pa. Okay. So sa mga tweet, parang eto susunod tong UFC na yung UFC 249, ano rin, no? Itutuloy pa rin nila. Kahit nga si Khabib ay naroon sa Russia. So, natitira nila si Ferguson. Naghahanap pa po si Dana White ng makakalaban, no? So, April 18 yan. Kung matutuloy yan, magla-live tayo dyan para makaramdam naman tayo ng kahit papano normalidad ng buhay. Talagang ganun, eh. Mag-adjust ang lahat. Kung gusto natin na talunin tong COVID, dapat inilalaban din natin yung mga dati nating ginagawa ay maging magkaroon ng normalcy. Pwera lang yung pakikipag-halubilo sa mga tao, no? Pero yung may mapanood pa tayo na boxing matches, WrestleMania nga, di ba? Kung nagawa na WrestleMania at magagawa na UFC, baka pwede naman pag-isipan din ng mga boxing promoter. Siyempre, talo sila talaga, 'di ba? Kasi no, mawawala yung live gate eh. Million din 'yun. Tapos ano pa mawawala? Yun nga no, mag-adjust talaga lahat kasi yung hiyawan, yung sigawan, yung tao iba pa rin yung pakiramdam talaga lalo na sa mga superstar na sanay na sila Manny Pacquiao na nagfe-feed ng kanilang mga lakas, no, sa mga fans. Okay, pag-usapan na natin to si Ryan Garcia. Alam nyo si Ryan Garcia, kung sino-sinong inaaway, kung sino minsan may pumapatol, minsan hindi.
hindi siya pinapatulan. Sino na ba yung mga na-call out niya no lately no? Ang punteriyang-punteriyan niya at binubugbog niya ng mga pang-insulto. Eto nga si Tank Davis, no? Gervonta Tank Davis. May kung ilan linggo niyang hindi tinantaran. Araw-araw, meron siyang bagong sinasabi laban dito kay Tank Davis. At syempre, nauwi lagi yan sa paghamon, no? Okay, pareho na kasi sila nasa lightweight division ngayon. 135. Tapos, ang kataka-taka, eto ng pinaka-latest niyang hinahamon, si Manny Pacquiao na, no? Next year daw, willing to si Papa Ryan na lumaban na rito kay Manny Pacquiao kahit sa 140 pounds, no? Magmi-meet sila. Kumbaga, malakas din ang loob na ano, no? Magbigay ng kanyang mga conditions, no? Siya pa yung nagbibigay ng mga kondisyon para mapalaban lang kay Pacquiao. Anyway, suriin natin, no? Ito bang mga paghamon na to ni Ryan Garcia ay talagang paghamon ba na totohanan o paghamon na katulad lang ng ginagawa ni Floyd Mayweather? At kung titignan natin, may mga pronouncement to si Ryan Garcia na ang gusto niya raw sundan ng yapak, no, sa boxing. Etong tinahak nito ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, no. Ang tanong ko kagad, ito ba ay kaya, no? Kaya bang marating o maabot ni Ryan Garcia yung pinagdaanan o yung naabot pala nito ni Manny Pacquiao? At ikalawang tanong, yung pinagdaanan ba ni Pacquiao at pinagdadaanan ni Ryan Garcia ay pareho, no? So, hindi naman sagutin natin konti yan bago natin sagutin yung una nating katanungan na may katotohanan ba tong paghamon na to, no? O pakana lang o pagbebenta lang ng sarili. Okay, ang sigurong dapat nating isipin sa ngayon, bakit ginagawa to ni Ryan, no? Bakit kung sino-sino hinamon? Bakit kung sino-sino? Sa tingin niya, at sa tingin ko rin, pwede naman talaga niyang matalo to si Tank Davis, no? Pero, imposible yung mga ginagawa niyang paghamon, di ba? Hindi, kumbaga, si Manny Pacquiao, posible rin na matalo niya, no? Dahil tinatantya niya siguro, umiidad na ng konti, baka matalo niya na pag tumanda na si Pacquiao. Pero ito bang mga paghamon na to ay mayroong semblance ng katotohanan? Wala po. Yun yung problema, no? Una, magkakaiba sila ng promoter, di ba? Hindi po pwede na mapalaban talaga si Ryan Garcia kay Tank Davis. So, ito ay pagpapasarap lang ng, kumbaga, ay minamarinade itong laban na to for future. Kung makakarating tayo sa future o hindi, hindi natin malalaman future nga, no? Pero, iba yung dating ito ni Ryan Garcia. Parang, bagamat sa sinasabi, gusto niyang sundan yapak ni Pacquiao, ang layo ng ginagawa niya sa mga pinagdaanan ni Manny Pacquiao. Ano yung basically yung pagkakaiba nilang dalawa, no? Ang pagkakaiba nila, si Manny Pacquiao, nung nagsisimula, o bata, o kasing edad niya ni Ryan Garcia, champion na. Di ba? 20 years old, champion na si Pacquiao. World champion na. Okay. Ikalawa, walang pinipili si Pacquiao. Kahit sino iharap ng promoter, laging yung kagutuman ni Pacquiao, gano'n na lang na lahat ng iharap sa kanya, wala siyang pili-pili. Ikatlo, hindi nag-alaga si Pacquiao na zero loss. Okay? Hindi pa uso. Nung si Pacquiao ay nagsisimula, nung si Pacquiao ay lumalaban,
hindi pa uso yung ano. Kasi kasabay niya pa lang yung magpapauso ng Cirulus eh, na magiging pamantayan ng lahat ng batang boxer, no? Kasabay niya, kaira niya tong si Floyd Mayweather na talagang ipinangalandakan na para ka maging superstar, para ka kumita ng malaking pera, kinakailangan mo yung Cirulus. Hindi po yun yung pinagdaanan. Kaya, advantage kay Pacquiao, kasi kung wala siyang inaalagaan na Cirulus, eh pwede niyang labanan kahit sino, no? Wala siyang takot, eh ano, kung matalo siya, pwede niya naman bawian. At saka hindi naman siya nagpapasya talaga. Dahil si Pacquiao ay hindi alaga katulad nung ginagawa kay Ryan Garcia. So malayang malayo. Ang sa tingin kong mas kahawig pa ng tinatahak ni Ryan Garcia na daan patungo sa pagiging superstar, yung kanyang amo, si Golden Boy, no? Si Oscar De La Hoya. Ganyan na ganyan yung karir ni Oscar De La Hoya, di ba? Alaga ni Bob Arum, kwento nga ni Bob Arum, no? Tapos masyadong ano, no, yung ginamit talaga yung gandang lalaki ni Oscar De La Hoya noong araw, eh talagang yan yung isa sa mga pinuhunan ni Bob Arum, no, para maka-attract ng talagang fanatic na outside pa sa boxing, no. Kaya cross ano to, cross superstar si Oscar De La Hoya, dahil hindi lang yung mga lalaki, yung typical na mahilig manood ng boxing na lalaki, mahilig sports minded at mahilig sa boxing, di ba? Pati yung mga kababaihan na walang hilig sa boxing, nakukuha nito ni ano, ni Oscar De La Hoya. Kaya ang laki na naging crowd, ang laki na naging yung inabot nung panahon ni Oscar De La Hoya ng kasikatan niya. Parang ganyan na ganyan kay ano, kay Ryan Garcia ngayon. Ito naman, dahil panahon na ngayon ng social media, kita niyo naman, hindi pa champion si Ryan Garcia, pero parang superstar na rin dahil ang daming Twitter follower, FB at saka mga Instagram, no. So speaking ng social media following, yun yung purpose din ni Ryan Garcia. At yun din yung paliwanag kung bakit lagi siyang may balita sa kanya. Kasi kinakailangan niya mag-feed ng bago halos araw-araw kung ano nangyayari sa kanyang buhay para patuloy na kumita yung kanyang Instagram, Twitter, FB, etc., etc. Yun, no? Kaya laging may balita, laging may hinahamon, lagi. Okay, so yung career pathing ni Manny Pacquiao, tsaka tong si ano, sabi ko nga, malayong malayo, no? Eto, walang pinipili, talagang baraga ng muka, walang inaalagaan na Cirulus, samantalang itong isa, eh yun nga, masawig pa nito ni Oscar De La Hoya, yung kanyang career pathing, no? Ginawa sa kanya ni Bob Arum. Kung natatandaan ko, may ginawa pa si Arum na talagang yung parang yung makuha yung ano, yung crowd ng mga kababaihan. Sinasadya raw ni Arum na may tauhan si Bob Arum na habang lumalaban si Oscar De La Hoya, may nagbabato ng panty sa ring. So nauso yun, no? Mga babae na talaga yung mga kusa na. Parang pinauso niya na kada may laban si Oscar De La Hoya, eh, para ipakita na talagang ito ay hindi lang magaling na boksingero, Golden Boy, gold medalist sa Olympics, magandang lalaki pa. Yun nga, no? Nagbabato sila ng mga panty sa ring. Yan yung mga magagandang gimmick ni Bob Arum na very unique per boxer, eh, no? Eto kaya lang, etong lately, wala na siyang mga ganong gimmick, eh, no? Anyway, so yung sinasabi niya na susundan niya yapak ni Manny Pacquiao, malabo yun dahil iba yung tinatahak naman ni Manny Pacquiao. Ikalawa,
doon naman ay sagutin naman natin yung mga hinahamon niya ba, eh may posibilidad na makalaban niya immediate. Wala eh. Alam naman natin na magkaiba yung promotion nila. Al Haymon, to si Tank Davis, eto naman si Oscar De La Hoya sa Dazon naman. Tapos si Manny Pacquiao, talagang gamit na gamit lang. Ginagamit lang talaga ni Ryan Garcia yung pangalan ni Manny Pacquiao. Huwag kayong maniwala na talagang lalaban siya kay Pacquiao ngayon sa stage niya na to. Siguro 5 years from now, kung lumalaban pa si Pacquiao, baka doon niya lang mapag-isipan. Pero yung sobrang pagkaalaga niya sa zero niya para lumaban lang siya kay Pacquiao. Ito, yung gimmick na to, ginamit na yan, gastado na kay ano yan. Gastado na yan kay Floyd Mayweather. Na kada merong ginagamit yung pangalan ni Pacquiao. Ibig sabihin, bakit hindi siya, di ba? Pwede naman. Malay mo, di ba? Malay mo, mainis si Pacquiao. Sagutin siya ni Pacquiao. Dami na naman niyang pwedeng ilaman sa kanyang Twitter, sa kanyang Instagram. Yun po yun, sa totoo lang. Okay? Kung ako nga, meron akong following na 3 million, di mag-iisip din ako araw-araw kung ano yung bagong gimmick na ilalagay ko para ma-feed itong mga 3 million followers ko. Okay? So, wala pong katotohanan yan. Sinasabi ko na hindi natin susuriin anong mangyayari kung simple lang po yan. Ano pong mangyayari kung sakaling maglaban sa taas ng ring yan? Bugbog yun si Papa Ryan, no? Paano man nanalo kay Manny Pacquiao yan? Una, hindi iindahin ni Pacquiao yung mga suntok niya. Di ba? Kala, wala. Mismatch lahat. Siguro, ang pareho lang sila ni Pacquiao, makakasabay lang siya sa pabilisan. Pero maliban dun, wala. Power, experience, bilis, pareho lang sila. So, malabong lumaban, tsaka yung difference nung weight, di ba? 135 to 147, papayag ba na umakyat si Ryan Garcia na 147? Siyempre, si Pacquiao pa eh. Hindi naman pumapayag yan si Manny Pacquiao na lugi siya. Lalo na siya A-side. Di ba? Ano nga yan eh. Yun yung isa sa mga advantage niya eh. Na kaya niyang i-manipulate yung timbang ng mga tao. So, Tank Davis, malabo. Manny Pacquiao, malabo. Pero, ang pwede sana, kung totoo si Ryan Garcia, kasi, di ba, sabi ko nga, Manny Pacquiao walang pinipiling laban, no? Pero ito si Ryan Garcia, kung gusto niya talagang sundan yung yapak ni Manny Pacquiao, eh may humamo na sa kanya, pinaakit pa ng Dazon sa ring, di ba? Napahiya nga siya ron, Harap-harapan siyang hinamon ni Devin Haney. O bakit hindi niya pinatulan si Devin Haney? Samantalang, pareho silang Dazon. Mas madaling, magkaiba nga sila ng promotion, Eddie Hearn, tsaka Golden Boy. Pero pwedeng-pwede silang paglabanin. Kung totoo na gustong labanan ni Papa Ryan Garcia yung lahat ng mga bigati ng lightweight, edi unahin niya itong humahamon sa kanya, harap-harapan. Pero yung mga totoong humahamon sa kanya, yung totoong posibleng paglabanin sila dahil iisa lang yung nilalaruan nila o yung nilalabasan nila, yung Dazon, eh hindi naman siya nakakapalag, no? So lahat ng ito, lahat ng yan, daldal lang po yan, tokis lang yan ni Papa Ryan para hindi man siya lumalaban ng mabibigat na boxer, napapataas niya yung kanyang status bilang a boxing superstar o bilang future boxing superstar. Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli natin pagkikita-kita, dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan, Bad Aratlis po.